Gusto ko po sanang ibahagi itong kwento ko. Nangyari ito 9 na taon na ang nakalipas noong magtrabaho pa ako bilang security guard at sana naman mapili ninyo itong kwento ko. Ang lugar na pinangyarihan ay hindi ko na lamang babanggitin. Sisimulan ko na po ang kwento. Nang mga panahong ito, pasipul-sipul ako habang nagro-ronda sa binabantayang subdivision. Malalim na ang gabi kaya tahimik na ang paligid. Wala nang kahit isa pang nasa labas maliban sa akin. Ito ang trabaho ko ang bantayan ng subdivision ito habang tulog ang mga tao. Wala rin akong ibang kasama bukod sa bit-bit kong flashlight, batuta at armas na nakasukbit sa aking tagiliran. Medyo nangangamba ako sa tuwing magroronda. Lagana po kasi ang usapan patungkol sa mga aswang sa lugar na ito. Nitong nakaraang linggo lang po umusbong ang issue sa mga aswang na iyan. May natagpuan kasing wasak ang bangkay roon sa bakanting lote at ayon sa mga nakakatanda, hindi raw yun gawa ng tao kung hindi ng isang aswang. Salungat naman sa paniniwala ng mga otoridad. Hindi ko alam kung kanino maniniwala pero mas mabuti na ho yung nag-iingat na lamang. Narating ko na ang pinakadulong block ng subdivision. Wala naman akong napansing kakaiba o mga bakas na may kahinahinala. Inunat ko na muna ang sarili bago na pagpasyahang bumalik sa aking kwarter. Nangakmang hahakbang na ako para bumalik. Natawag ang pansin ko sa munting halinghing na nagmumula sa likuran ng Block 176. Sa isip-isip ko, baka gawa lang ang ingay na iyon sa mga alagang hayop ng may-ari. Mahilig din kasi sa hayop ang may-ari ng bahay. Lumakad na ako at hindi na sana iyon pagtutuunan ng pansin nang muli akong napalingon sa bahaging iyon. Napakaraming uwak ang nagsilaparan sa ere. Sa tulak ng aking kuryosidad, nilapitan ko ang likuran ng bahay nang may iba yung pag-iingat. Kinakailangan ko pang akyatin ang bahaging iyon dahil may nakaharang. Nang lumapat na ang mga paa ko sa lupa, takot ang siyang nanalaytay sa aking pagkatao nang salubungin ako ng mga laman-loob na nakasalin sa planggana at naglalakihang balde. Natakpan ko naman ang bibig nang bumadya ang aking sikmura. Dali-dali naman ako umakyat paalis nang marinig ang papalapit na mga yabag. Halos hindi ako makapaniwala nang pakumpirma ko ang taong pangiting-ngiti habang pinapasadahan ng tingin ng mga laman-loob na iyon. Si Sir Renato, ang may-ari nitong block. Sana tuklasan, tila ba uurong na ang espiritu ko sa tuwing makakaharap si Sir Renato. Lagi kasi siyang dumadaan sa guardhouse at ako lang naman ang nagbubukas ng gate. Mang Ronnie, may problema ka po ba? Panayuko ka ngayon ah. Bahagyang ngiti lamang ang itinugon ko sa kanya at tumalikod na matapos mapagbuksan siya ng gate. Nasa tapat na ako ng pinto ng guardhouse nang muli niya akong tawagin. Hindi ko na sana siya lilingunin pero baka isipin niyang wala na akong respeto sa kanya. Pangiting-ngiting bumalik ako sa kanya at bigla na lang nawala ang ngiting iyon nang abutan niya ako ng isang Tupperware na may lamang putahe.
Isang tapik sa balikat ang kanyang iginawad sa akin bago siya tuluyang umalis. Naiwan naman akong napatitig sa Tupperware at iba't ibang ideya ang sumagi sa aking isipan. Nang hindi na matanaw si Sir Renato, itinapon ko ang kanyang binigay. Mabilis na lumipas ang oras at nagumpisa ng baluti ng kadiliman ng paligid. Oras na naman ng pagroronda ko. Sa bawat takbang ko papalapit sa Block 176, dumoble naman ang pagkabog ng aking dibdib. Dahil sa takot na nararamdaman, napagpasyahan ko na lang na huwag nang tumuloy pa sa nasabing block. Aatras na sana ako at babalik na sa quarter nang bigla na lang may sunod-sunod na malalakas na pagkalampag sa likuran ng nasabing block. Dahan-dahan ko naman itong nilingon at nabitawan ko ang hawak na flashlight nang mapagtanto kung sino ang nasa itaas ng bakod. Si Sir Renato. May bitbit pang kalahating parte ng tao at naliligo rin siya sa dugo. Wala sa sariling napatakbo at napasigaw ako pero bago pa man ako makalayo, nasa unahan ko na siya. Bumaliktad pa ang sikmura ko nang ihagis niya sa akin ang kalahating katawan ng isang babae sa aking paanan. Tumatalsik-talsik pa ang dugo nito. Nangangatog na ang mga binti ko. Umaalog na rin ang bibig na hindi ko na magawa pang magsalita. Natataranta na rin ang isipan ko sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa sitwasyong ito. Nagunat-unat pa si Sir Renato na tila walang nangyaring kababalaghan at paunti-unting humakbang sa direksyon ko. Sa bawat takbang niya papalapit sa akin, tripling pagkabog naman ang nagawa ng aking dibdib. Sa tansya ko nga, naging kakulay ko na ang suka sa sobrang pamumutla. Sa pagkakataong ito, napasandal na ako sa matigas na bakod ng subdivision. Samantalang si Sir Renato naman ay paunti-unti nang nag-iibang anyo. Naguunahan sa pagtaasan ng matutulis niyang pangil at kuko. Naging mapupula ang mga mata at nanlilisik na tila ba gusto na akong durugin sa isang sakma lang. At dahil wala na akong mapuntahan, napabaluktot na lamang ako at todo ang pakikiusap kay Sir Renato. Subalit, nakasarado ang kanyang mga tainga para pakinggan ang mga daing ko. Mariin kong naipikit ang mga mata nang isang maling galaw ko lang ay lalapat na ang mga magagaspang niyang balat sa mukha ko. Nababasa na rin ang damit ko sa direktang pagpatak ng malalapot niyang laway. Nagmistulang manikin ako sa mga oras na yon dahil sa sobrang takot. Hindi na ako makagalaw. Hindi na rin maawat sa pagpintig ang puso ko na maririnig na ang pagtibok. Napasigaw ako ng akmang kakagatin niya ako. Roon, hindi ko na naramdaman pa ang sarili na para bang humiwalay na ang espiritu sa katawang lupa ko. Itinaas ni Sir Renato ang kanyang mga kuko at walang sabi-sabing dinaplisa ng naguumbukang pisngi ko. Kung hindi niyo po naitatanong, mataba po akong tao. Ang dugong tumatalsik ay agad na sinalo ng mahaba niyang dila. Humahap di nang humahap di ang sugat sa aking pisngi sa tuwing dinadampi niya ang dila niya. Pinaghalong pawis at luha naman ang dumadausdos sa aking mukha. Dagdag pa ang pagtatalsikan ng dugo ko.
sa isip-isip ko. Hindi na ako makakatakas pa sa ganitong sitwasyon. Nasa harapan ko na mismo ang aking kamatayan. Pero mabuti na lang at aksidenteng nakapako ang aking baywang. Biglang gumagana ang patay kong isipan at mabunot ang baril sa aking tagiliran. Walang pagdadalawang isip na itinuon ko ito sa tiyan ni Sir Renato at sunod-sunod ang ginawang pagkalabit sa gatilyo. Tumilapon si Sir Renato sa hindi kalayuan at panay ang daing sa pagbaon ng mga balang aking pinakawalan. Pinatamaan ko ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalong-lalo na sa kaliwang dibdib kung saan naroroon ang puso. Matagumpay kong napatumba si Sir Renato sa puntong iyon pero pagsapit ng umaga, nakaposas na ang dalawa kong kamay. Naimatay kasi ako matapos kong mapatumba si Sir Renato at nang mahimasmasan ako, sa akin napunta ang sisi. Nakulong ako buhat sa pangyayaring iyon pero nakalaya naman ang mapatunayang hindi ako guilty sa nangyari at totoong self-defense lang ang nagawa ko. Salamat din sa nag-iisang witness sa pagtulong sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa muli ninyong pagsuporta. At dumako naman po tayo sa shoutout. Shoutout kay Regilu Luyas Lara, kay ako si Lyodi, kay Kay Official, kay Maribel Salazar. Shoutout kay Cristina Armamento, kay Dennis Hermora, kay John Kevin Perater, kay Frances Morenti, kay RJ Boadilla, kay Jenry Brason at sa kanyang mama at sa mga kapatid at sa kanyang asawa na si Nanti at sa kanyang anak na si Nanti Jr. ng Toledo, Cebu City. Kay Ma'am Hannah ng Silang Cavite, maraming salamat. Also shoutout kay Jacob de la Cruz, kay Mark Otero, kay Volcar Cuevas, kay Divina Villaflor, kay Gian Balen, kay Micaela Jane Idiong, kay Zaza Vlogs, at Lovis Family ng kay Tarisal at Leyte. Maraming salamat po. At kay Carlito Balabad Tanding, kay Nika Jane Dulay. Shoutout also kay Angelica Villarito, kay CJ Montijo, kay Teresita Aguilar, kay Erica Rulion ng Sibuyan Romblon, kay Lourdes de Jesus, kay Miga Ailey, kay Pete Aiko, kay Nap Olchada, kay John Larry Siron, kay Boss Arnel de la Cruz. Also shoutout kay TJ Abarabar, kay Reset Ersando, kay Mervin Acaparas, kay Erlinda Imperial,